Hello po mga tayo, mga dig, kumusta po kayo? Welcome back po sa mga bumabalik at sa mga bago at crosswatchers. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so ito po ay money reading ngayon pong July 2024 para po sa mga Aries, Sagittarius at Leo. Okay? So, divine beings, divine highest white light, pahingi po kami ng mga mensahe po na dapat pong marinig. Kailangan pong marinig ng mga Aries, Sagittarius at Leo. Money, career, ano man po yung pinagkakitaan po ninyo mga ating mga dude ngayon pong July 2024. May trabaho man po or wala sa ngayon, ano pong dapat malaman o marinig ng mga Aries, Sagittarius at Leo July 2024. Advice. Wow. You are loved. You are loved. You are here for a reason. Don't F it up, okay? Don't F it up. Dahil maaring ang ilan po sa inyo ay may matindi talagang problema, mahirap na pinagdaraanan sa ngayon. Yan po, pinapaalala po sa inyo ng Divine Highest White Light, ng Divine Universe, ni God, ng Creator, na you are loved. Baka po ang nararamdaman ng pakaramdam ng ilan sa inyo ay wala pong nagmamahal sa inyo, wala po kayong kakampi, wala kayong katuwang sa hirap. Don't believe every shitty thought you have. Thoughts can be sneaky, lying bastards. Yan po. So, thoughts can be sneaky, lying bastards. So, yan po ay self-limiting thoughts. Self-limiting thoughts. Yan po ay kasi deceiving. So, yan po mga ate, mga dude. Deceitful talaga si Satan. Lahat gagawin niya para mag-isip ka ng negatibo. So, ang ilan po sa inyo ay talagang araw-araw ay meron kayong ganyan. Yung self-sabotage, self-limiting thoughts, self-limiting beliefs, na talagang yan po yung ginagawa ni Satan para maniwala ka sa mga naiisip mong negatibo. Okay? Pero yun, no? Kinokontra yan, pinapaalala yan sa'yo ng Divine Universe, ni God, ng Creator, so to speak, na you are loved. Na hindi, ayan o, huwag mong paniwalaan itong mga deceitful energy o kung ano yung anong ginagawa ni Satan para mas maniwala ka. Makokontra yan yung self-limiting thoughts, yung mga negatibo po na naisip po ninyo. Kinokontra po yan ng Divine High White Light ni God, na pinapaalala sa'yo na mahal ka rin, okay? Mahal ka rin ni God, ikapababayaan ni God ng Divine Universe, kaya huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag mo masyadong problemahin ang hindi pa nangyayari. Take a fucking trip. Take a fucking trip. Go see some shit. Do some new things, talk to people cooler than you. And po, hindi lang dito, huwag niyo limitahan yung sarili po ninyo dito sa advice na ganito, kasi limitless po ito or infinite. Ibig sabihin, kahit ano yung gusto mong gawin, yan po, na magpapasaya sa'yo, magpapagaan ang pakaramdam mo, yan po, na alam mong tama, okay, alam mong tama. At yan po ay naka-align sa mga ating mga yan po ay naka-align sa inyo pong higher self, sa energy po ng Divine Universe, naka-align po sa kabutihan, sa kung ano yung tama. Yan po, na alam po ninyo na ikatutuwa ni God, okay, ng Divine Universe. Yan po, sample lang po ito, pero napakarami po nito. Kayo na pong bahala kung anong gusto nyong gawin na bago. Ayan o, go
see some shit. Yan po yung umalis ka, mag-travel ka, lumipat ka. Kung yun ang magpapasaya sa'yo, kung yun ang magpapagaan ng kalooban mo. Okay, so maglalayo sa'yo sa mga shitty. Ganyan po. Or mga negative people, mga kung ano man po yung mga negatibo na hindi mo na talaga, hindi mo na kayang tiisin. Yan po. Talk to people cooler than you. Yan po. Yun naman po ay mga positibong tao naman po yan. Mga like-minded people. So, okay? Mate mga dude. Hingi pa tayo ng mas detalyado pa na mga mensahe. So, maaring ilan po sa inyo in any shape or form makakita po kayo ng unicorn, rainbow, meditation, kung ano man po yung problema ninyo sa ngayon or tanong po sa isip po ninyo, meditation brings answer. Divine beings, ano pong dapat malaman, marinig? Wait, okay? Pinapahintay ka. Pinapahintay ka ng Divine Universe. Ayan o. Kung maniniwala ka or kung naniniwala ka, o maaaring sa kasalukuyan po ay may hinihintay po kayo. Opportunity, darating yan. May malaking opportunity or opportunities po yan, marami mga oportunidad. Yan po, darating na yan ngayon pong July or kung ano man po yung hinihintay po ninyo. Pero dito sa ilan, pinapahintay ka ng infinite source. Merong ginagawang mas maganda, bigger and better, or mas malaking opportunity ito. Pinapahintay ka. Sa ilan naman po ay choose a new direction naman sa ilan. Kaya maaaring ito ay may connection dito sa take a fucking trip na kayo po ay babiyahe, aalis, lilipat. Pwedeng relocation po ito. Or choose a new direction, or maaaring ito ay pagpapalit perception sa buhay o yung sa ilan ay may babaguhin ka sa kung ano yung ginagawa mo. At yun ang magpapabago ng malaki sa sitwasyon mo. Bagong paraan, yan po. Strategy, di ba? There's something better. Tama talaga. Ayun yung sinasabi kanina na sa mga naghihintay, huwag kang malungkot, huwag kang masyadong mag-alala kasi may malaki talagang ibibigay, no? There's something better. Mas malaki, mas magandang opportunity, mas naka-align sa divine higher. Ayan po, mas naka-align sa inyo pong higher self, sa divine energy po ninyo. Naka-align sa inyo pong purpose. Kasi diba, kasi mga ate, mga dude, ito yun eh, unang-una pong mensahe sa inyo. You are here for a reason. So, kung ano man itong pinapahintay ka ni God, hindi agad binibigay sa'yo. Dahil mas maganda pa ito sa kung ano yung pinaplano mo sa ngayon, there's something better. Mas maganda ito kasi you are here for a reason. Ang napakalakas ng energy dito, mga ating mga dude, na ang mensahe sa inyo ay ito pong hinihintay po ninyo or pinapahintay po kayo ng Divine Universe, hindi nyo agad makuha. Ibibigay sa inyo yan ngayong July. Kasi, you know, you are here for a reason. Naka-align ito or may connection ito sa life purpose mo. Hindi lang para kumita ng pera, kasama na dyan. Hindi lang para kumita ng malaking pera, maging multi-millionaire, kundi magkaroon ka rin ng peace, inner peace, matahimik ang isip at kalooban. OMG, bottom of the deck, abundance. Diba? Ito na yun. Kakaroon kayo ng justice,
ito yung hinihintay po ninyo. Ito yung may connection sa pagmamahal sa inyo ni God. Unconditional love. Kaya, yung purpose po ninyo, mga ate, mga dude, may kinalaman yan dito sa abundance na ito na parating sa buhay po ninyo. Bigger and better. Something's better, opportunity, abundance. Napaka-abundant po ng July po ninyo. Kaya, don't fuck it up. Don't fuck it up. Yan po. Mga ate, mga dude. Ate, mga dude, napakaganda. Blackout distractions. Yan po yung mga angels, mga guardian angels po ninyo, mga ancestors po ninyo. Hinaharang na yung mga distractions. Si Archangel Gabriel, nandito rin po. Sobrang synchronized, mga ate, mga dude. Your life purpose and other priorities need your undivided attention. Diba? Kaya nga dito ang paalala sa inyo, don't fuck it up. Kasi hindi talaga pwedeng hindi ka talaga pwedeng mawala sa focus dahil mga ate, mga dude, sobrang seryoso na ang Divine Universe, sobrang seryoso para talaga sa iyo to. Napakalaki nito, abundance, something better, opportunity. Okay, so hindi talaga hindi na to, mga ate, mga dude, hindi to mock up. Hindi ito sample lang, mga ate, mga dude. Seryoso na to. Totoo na talaga to. Ito yung para sa'yo talaga na konektado sa life purpose mo. Ayun o. Your life purpose and other priorities need your undivided attention. So, it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distracts you from what's important. Alam niyo na po yan. Pag talagang kailangan mo mag-focus, isipin mo para to sa abundance, para to sa life purpose mo. Kahit isa o isa't kalahating oras ay talagang mag-focus ka. Okay? May magagawa ka talagang maganda. Something's better. Yan po. Kung gagawin mo, kung magfo-focus ka dito sa pinaka-importante na kailangan mong gawin. Ngayong July yan, you already know what these distractions are and you have the power to responsibly block them out. Okay, pero huwag ka mag-alala, hindi lang naman ikaw. Tinutulungan ka ng mga angels, ng mga ancestors mo, ni Archangel Gabriel para mas maging madali yung pag-block out ng distractions. Kasi sobrang deceitful talaga ni Satan at gagawin lahat para mawala ka sa focus eh. Lahat. Nandiyan na yung may maingi na kapitbahay, nandiyan na yung mga kasama sa bahay, roommates, ganyan po, or family members na merong mga, ayan, shitty, ganyan po, na baga parang mga toxicity dyan, may mga away, may mga unnecessary po na gulo or ingay. So, hindi ka talaga makapag-focus, distractions, ayan po. Or may biglang magpapatugtog ng malakas, or may magbibideo, okay. Hindi naman po tayo against sa ganyan, no? Kasi talagang maganda rin naman po yung mga ganyang karaoke, video, okay. Kasi nga pang relax din po yan, pang detox. At kailangan din po talaga yan. Pero minsan kung kailan ka nagpo-focus, dun ka pa talaga sobrang maraming mga distractions. Yan po. So, tutulungan ka dyan ni Archangel Gabriel para ma-block out yung mga distractions na yan at makapag-focus ka. Ayan o, quiet retreat. Kailangan mo yan. Quiet retreat, dito po yan sa meditation. Ito yung hermit. Yan po. Hermit. So, maaari po kayo ay may connection or may malalim po na relasyon, pwedeng siblings, yan po, or family members, no, or magulang, ganyan po, or kamag-anak, or malapit na kaibigan, yan po, na Virgo sign, yan, sa ilan po yan. Meron pong bumibisita sa inyo na dalawa, sa ilan naman po ay apat po na mga anghel habang kayo po ay natutulog. Attracting, not chasing. O, diba? Attracting, not chasing. Wow.
anything or anyone you chase after will run the other way because of the fierce underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, ano, di ba? Love, gratitude, and welcoming energy. Pagpapasalamat. Kahit tatlo po, tuwing gigising po kayo, bago kayo gumawa ng kahit ano, mga dude, pagkagising po ninyo, tatlo, at least three, yan po, na kung ano po yung gusto po ninyo ipagpasalamat sa Divine Universe kay God. Yan po, gratitude. So, huwag kayo magulat kung bigla na lang kayo magkaroon ng malaking opportunity o i-guide po kayo kasi ng mga anghel o ng mga ancestors po ninyo ng Divine Universe para yung mga gagawin po ninyong bago ngayon ay talagang mag-a-attract ng abundance opportunities po or mga tao na talagang totoong magmamahal at magmamalasakit sa inyo. Be bold, don't be afraid to stand out. Yan po. Mga dude, ang ilan po sa inyo ay social media influencers, ganyan po. Or kahit ano po yung pinagkakitaan po ninyo, be bold, don't be afraid to stand out. Meron din po kayo sa ilan, confirmation nito kung meron kang makita na babae po na or male or female, may makita po kayo male or female na nakasuot po, no, nakasuot, naka t-shirt or nakasuot po ng t-shirt, blouse, ganyan po, or hoodie, sweater, ganyan po, mate mga dude, na yellow po or light yellow. Basta yellow po, yellowish po ang kulay. Believe in yourself. Unleash your inner unicorn. Diba? Sobrang synchronized kanina. Kanina, unang-una, diba? Nabanggit sa inyo ng mga divine beings na meron talagang ang ilan po sa inyo confirmation na talagang ito na yon, mga ate, mga dude, yung matagal mo nang hinihintay, abundance, opportunity, bagong paraan or bagong pangkabuhayan o ano man po ito na, mga ate, mga dude, na paraan na matutuklasan mo ngayon na magiging madali sa'yo para i-execute o para gawin ito, mga ate, mga dude, kasi hindi mo nahabulin to, ikaw yung hahabulin ng opportunities. At napakarami nito, mga ate, mga dude. Infinite abundance po yan. So, yung sinasabi dito ay, don't fuck it up. Huwag mo nang sayangin yung pagkakataon kasi ito yung hiningi mong parang huling pagkakataon dahil maaring hindi naging successful yung mga nauna na ginawa mo. Kaya, ito na yon yung bagong pagkakataon na binigay sa'yo ng infinite source. Kaya, you are here for a reason, don't fuck it up. Naka-align dapat yan sa divine energy mo, sa iyong higher self, naka-align sa divine universe, at maniwala ka sa mga makakakita po ng unicorn. Yan na po yung sign, napakalinaw na confirmation mula sa infinite source na talagang kayo po ay yun na lang ang kulang, yung maniwala ka sa sarili mo, believe in yourself. Ito na yon, kasi nandito na lahat, ibibigay na yan sa iyo ng infinite source kung ano yung kailangan mo, kung ano yung hinihiling mo, lalo na may connection sa abundance, opportunity. Yan po, unleash your inner unicorn. Yan, magical ka. Okay, mystical, magical. Nasa iyo, ikaw yung may magic. Ikaw yung malakas sa mag-attract o mag-manifest. Ikaw yung may power na
mag-manifest mga ating mga dud at magkatotoo. Hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan ng psychic, hindi mo kailangan gumastos kasi meron ka nito. Ikaw na mismo ang mga ating mga dud, ikaw mismo ang makakagawa ng abundance mo. So meron din po sa ilan kung wala pong makitang unicorn, butterfly naman po. Butterfly or dahil dito sa yellow ay maaari may makita po kayong bubuyog, yun po, bumblebee. May makita po kayong bubuyog. Yan na po yun, sign na po ng abundance po ninyo. Trust your intuition, she's always right. Yan po, trust your intuition, she's always right. Maaaring may makita po kayong 444, 333, or 777. Sa ilan naman po ay 111 or 1111, 888. Show off your sparkle and shine from the inside. Show off your sparkle and shine from the inside. Marami po kayo talagang talent, skills, ganyan po. Marami kayong kayang gawin. Napaka-creative po ninyo. Yan po mate mga dude. Marami kanya. Nagliliwanag yung aura mo. Yan po. Loob at labas. Yan po nagliliwanag. Kaya maniwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka. Trust your intuition. Believe in yourself. Be bold, don't be afraid to stand out. Maari din kasi na ang ilan po sa inyo ay magaling ka pero nahihiya ka na baka matabunan mo ng liwanag mo yung iba, yung masapawan mo sila, na magalit sila sa iyo. Huwag mong isipin yan. You know, don't believe every shitty thought you have. Huwag mong limitahan ang sarili mo kasi yung sa isip mo na ganyan na negatibo, yung paglilimita, hindi sa'yo yan. Hindi yan galing sa isip mo talaga. Hindi yan sa galing sa divine energy mo. Yan yung limitasyon na binubulong sa'yo ni Satan. Na huwag mong gawin yan, mapapahiya ka. Huwag mong gawin yan, pagtatawanan ka, magkakaroon ka ng maraming bashers, magiging magulo yung buhay mo, wala kang inner peace. Hindi totoo yan. Don't believe every shitty thought you have. Kasi, ate mga dude, pag ginawa mo kung ano yung gusto mo, naka-align sa life purpose mo, at mate mga dude, sa divine highest white light, sa divine universe, napakadali yung makuha to, mga abundance at opportunities. At makukuha mo yan, unang-una, mate mga dude, yung pagtitiwala mo sa sarili mo. Yan po. Don't be afraid to stand out. So, ang marami po sa inyo dito ay mga public influencers, may social media, ganyan po. Meron po kayong online platforms. Hindi kayo, sa ilan, meron ako nakita dito na kayo po ay introvert. Pero may social media po kayo. Yan po yung maaring additional po na income po ninyo, sources of income. Sa ilan naman po ay full-time talaga kayong social media influencer. Pero meron po sa inyo na introvert. Hindi naman po yung talagang nag-isolate ka. Dahil lang din sa pinoprotektan mo lang yung energy mo. Umiiwas ka na talaga sa mga negative people, sa mga energy vampires, ganyan po. Natuto ka na dahil ilang beses na yan na sobrang nade-drain ka sa mga taong ganyan, maate mga dude. So, mas pinili mo na lang talaga na maging introvert at pero busy ka sa social media. Yan po. Pinapakita mo pa rin yung anong kaya mong ipakita sa buong mundo. Yan po, maate mga dude. At sinusunod mo na ngayon yung intuition mo. So, or pinapakinggan. Yan po, maate mga dude. May ibon din po na puti, confirmation. Yan po. Or maaring kayo po ay may mga inaalaga ang halaman. Maaring kinakausap nyo rin po ito. Or kung hindi pa, yan po ay simulan nyo na nakausapin po. Isa rin po yung
pagkonekta kay Mother Gaia, kay Mother Earth. Grounding, ganyan po, mate, mga du. Yung pagkonekta po ninyo, yung pakikipag-usap po ninyo sa mga halaman, ay bukod sa natutulungan po kayo sa healing, abundance din po yan. Yan po, nagbibigay din po sa inyo ng abundance, ng prosperity o mga opportunities, mga bago. Yan po, na magandang gawin, na ikakabuti mo, mag-a-attract ng abundance, magpapagaling sa kung ano man yung kailangan magkaroon ng healing, mind, body, and spirit. So, napakaganda po ng mga mensahe sa inyo, mga ate, mga dude. Maren din po sa ilan makita po kayo ng tattoo or kahit saan po, mga design po sa t-shirt, sa damit, ganyan po. Or mapanood po ninyo mga ganyan, basta may unicorn, may butterfly, may moon, may star, or yung mga planeta po, ganyan. Or universe, yun po, picture or image po ng universe. Meron pong may mga mahilig po sa inyo magsuot po ng mga jewelries, ganyan po, or mga singsing, hikaw, or nagsusuot po ng crystals, ganyan po, na necklace, yung pendant po ay crystals, or mga pang protection po na mga accessories. Pero yan po mga dude, hindi po kailangan yan, hindi po yan talaga obligado na magsusuot po ng ganyan. Maari din po kasi na fashion, na maari din po kasi na fashion talaga nila yan, kaya sila nagsusuot. No judgment po tayo dito, or talagang naniniwala sila na makakatulong ito na pang boost ng energy, pampataas po ng positive energy, nag-a-attract po ng high frequency. Ipagsusot po ng mga ganyan po na accessories na may mga crystals, yan po, or mga protection po na pendant. Sa mga nagsusot po ng ganyan, na naniniwala na nakakatulong na mag-attract po ng positive energy or high vibe or abundance, or matinding protection. No judgment po tayo dito, pero maaaring ang ilan ay dahil nagsusot fashion, parang accessories lang talaga, parang kulang pag hindi nagsusot na mga ganyan po accessories, na parang napaka plain lang kung yung damit lang talaga. So yung iba nagsusot talaga ng mga accessories, pang fashion lang talaga, at yung pagpapakita, pag-express din mga ate, mga dude, ng kung sino ka. Yan po, yung sa mga mahilig po magsuot ng accessories, pero naman po na magaling talaga mag-makeup. So, maaaring ito po ay ginagawa po ng social media, or business nyo po ito, or online business nyo po yan. So, napakaganda po yan, mga ate, mga dude, no? Hindi naman po ibig sabihin na choose a new direction ay kung ano yung ginagawa po nyo sa kasalukuyan na kumikita na rin po ng malaki, ay papalitan nyo. Hindi po ganon. Yan po, gamitin nyo pa rin po yung personal judgment po niya or discernment po niya, ate, mga dude. Kasi maaari pong magkaroon kayo ng idea na kung may mga babaguhin lang kayo, or kailangan nyo lang talagang magbakasyon, magpahinga, take a fucking trip, ganyan po, magrelax. Sa ilan, maaaring wala talaga kayong makuha dito kahit isa, okay lang po yan. So, pero ang marami po sa inyo, kaya napanood nyo po ito, nadaanan nyo po itong video na to, dahil naka-align po kayo sa energy po nitong video na to, na ng abundance. So para talaga yan sa inyo, nakalaan talaga na marinig po ninyo itong mga mensahe na to para sa inyo talaga. So konting hintay na lang, mga ate, mga dude, malapit na po yan. Nandito na po yung abundance opportunities, bigger and better, at may connection sa life purpose po ninyo, at sa pagiging mystical, magical po ninyo. Believe in yourself, unleash your inner unicorn. So, wow, maraming salamat po, mga dude, ingat po kayo.